Good morning mga kabusing! Panibagong video tayo ngayon mga kabusing. Ano to? Career na 1.5 HP. Refrigerant ito. 410 yung refrigerant. Ang problema nito mga kabusing, kahit nasa sakto siya sa prion, pero ang problema nito, nag-iilo pa rin yung evaporator kahit tama sa prion. So, observahan natin mga kabusing. Ito, pinapaandar ko na para makikita nyo kung nag-iilo ba yung evaporator o hindi. Tapos na rin itong i-cleaning. So ngayon, pinapaandar namin, tapos inobserbahan namin kung nag-iilo ba talaga yung evaporator. Kasi sabi na mayari, nag-iilo daw tapos mahina yung lamig. So ngayon, titingnan natin mga kabusing kung totoo ba yung sinasabi na ano. Obserbahan natin itong unit na ito, umaandar na. Ano, magiging okay itong unit na ito kasi yung maghahawak lang dito, hindi okay. So, yan mga kabusing, pinapaandar na natin yung unit mga kabusing. Ito ka pala yung unit, ayan o. So, window type 1.5. Ayan, nag-iilo na. So, dapat kasi mga kabusing, ang normal ito mga kabusing, mawawala yung ilo. Pag nag-iilo dito, dapat nawawala. Wala kang makikitang ilo. Pag nawawala yun, ibig sabihin malakas yung lamig. Pero pag nag ilo yan mga kabusing, tapos hindi siya nawawala, aabot na lang isang oras, hindi nawawala yung ilo dito, yung ilo sa pipe. Ibig sabihin nun mga kabusing, may problema yung unit. Dalawa lang yun mga kabusing pag ganyan mga kaso. Ang problema nun mga kabusing is, marahil barado yung system, barado ng langis, yung oil, yung langis sa refrigerant, o kaya kulang siya sa prion. Ay mayroon pa pala mga kabusing, pag mahina din yung mahina din yung hatak ng hangin, yung panmotor niya mahina ang ikot, nag-iilo din yon. Ay mga kabusing, obserbahan natin mga kabusing, nawawala na yung ilo. Obserbahan natin mga kabusing kung tuloy-tuloy ba na hindi na mag-iilo yung unit. Yan. Obserbahan natin. Hindi na natin patayin yung video para makikita natin kung nag-iilo hindi. Para makikita natin mga kabusing kung yan, pag nasa pan palawa pinakailangang i-pantry. Yan, nakalukol yan mga kabusing. Dapat hindi siya mag-iilo. Yan mga kabusing. Kung napapansin nyo mga kabusing, sobrang lamig na tong aircon na to. Kasi lahat ng mga pipe dito mga kabusing, puro na siya nagmumwest. Puro na malamig. Yan. Lahat. Malamig na lahat. Pati yung return. Yung suction niya dito papunta sa compressor, malamig na yan. Punta doon, malamig na. Punta dito, sobrang lamig na dyan. Yan, punta sa compressor. Yan, yung accumulator niya, mga kabusing, ayan, sobrang lamig na. Nagmumwis na siya. So, ito nga pala yung unit. 1.5 HP. Carrier, mga kabusing. Yan. Serbahan natin to mga kabusing kung lalamig ba talaga to. Yan yung unit mga kabusing ha. Carrier. Ang problema nito mga kabusing, nag-iilo daw sabi ng may-ari. Nag-iilo yung evaporator. So ngayon obserbahan natin. Yan. Ayan mga kabusing, napapansin ko mga kabusing yung problema ng aircon na to mga kabusing, medyo mahina yung hangin, ng hatak ng hangin mga kabusing. So ayan, i-check natin ngayon mga kabusing para check muna natin yung capacitor mga kabusing kung nasa tamang may kuparad ba siya sa yung fan motor capacitor para ma-check natin yung tamang lamig nito. So check natin yung capacitor first para malalaman natin kung good ba yung capacitor o hindi na. Kasi medyo napapansin ko mahina yung labas ng lamig. Ayan mga kabusing, tatanggalin natin yung capacitor.
Pagpalit mo dito kapasitor ko pagdali. So ayan mga kabusing, papakita ko sa inyo mga kabusing ang pag-check natin ng kapasitor. Ito kasi mga kabusing, yung sinasabi ko nga kanina, lumalambig siya, pero sabi na may-ari nag-yelo yung evaporator. So nung na-check ko itong mga kabusing, binapaandar natin kanina, may napapansin ako sa hangin ng aircon na to, medyo mahina yung hatak ng hangin. So ang una kong ginagawa mga kabusing, check ko yung kapasitor ng fan. Ayan, natin mga kabusing. Yung kapasitor ng fan ito mga kabusing, nasa, makikita nyo, 30 plus 3 UF. So, dapat ang kapasitor nito nalalabas sa fan motor 3 UF, ayan. Testin natin yung kapasitor mga kabusing. Dapat lalabas, ang lalabas dito mga kabusing, 3 UF pa. Ito yung sa fan ito. Isa, ito yung isa. Ayan mga kabusing, tingnan nyo yung kapasitor. Tingnan nyo yung reading sa tester natin mga kabusing. Nasa 1.2 UF lang mga kabusing. So ibig sabihin nun mga kabusing, weak na yung kapasitor niya, yung fan kapasitor niya. May sira yung, weak na yung fan kapasitor niya kabusing. So kaya mga kabusing, mahina ang lamig, nag-iilo kasi mahina yung ikot ng hangin. So ang gagawin natin ito mga kabusing, palitan natin ng bagong kapasitor na tamang sukat, 3 UF. Papabili tayo. Malinaw mga kabusing, nasa 1.2 UF lang yung kapasitor. Ayan, no? Dapat to mga kabusing, 3 UF to. Okay. Ayan mga kabusing ha, palitan natin to ng bago. Ito mga kabusing yung kapasitor niya, yung original niya. 30 plus 3 UF. So, check ko rin yung, na-check ko yung compressor kapasitor niya, mababa na rin, nasa 15 UF na rin. Ayan o. No? Ayan o. No? Ayan o, Herm tsaka Kumon. Ayan mga kabusing, nasa 15.1 na lang mga kabusing. 15.56. Dapat yan mga kabusing, 30 UF yan dito. Ito yung bago natin mga kabusing, papalit natin ito. Istira natin yung bago, dapat 30 UF itong bago eh. Dapat 30 UF nilalabas ito. Ayan. Ayan, 30.83 UF. Ayan yung good mga kabusing. Ito yung papalit natin. Picture ko ari na sa ano. Lalagay natin ang kapasitor na 3 UF. Ayan mga kabusing, 3 UF. 3 UF nilalagay natin. Hindi ni kadali kay murag rugar ba. Oh
Balik mo na, ang mga bolt ano ibat? Ha? Asa mga bolt ano? Wala sa sak. So ayan mga kabosing, nalagyan na natin ng bagong kapasitor. Ito na yung pala yung luma, yung nilagyan natin mga bago na. Subukan natin pantanin mga kabosing para malalaman natin kung magigilo pa hindi. Mapapasin yung mga kabosing, lalakas na yung hangin ngayon. Ano natin mga kabusing na natin. Eh mga kabusing. Yan mga kabusing, nakalupan pa lang yan, naka-fan 1 pa yan. Pero malakas na siya. Lalo na pag 2 or 3. So yan, sa palagay ko mga kabusing, na hindi na ito mag-ihilo kasi nakuha na natin yung tamang trouble ito. Yun lang yung ano. Yung fan capacitor niya. Yung fan capacitor niya nag-weak na. So, hindi na siya nakakuha ng tamang sukat measurement ng capacitor kaya mahina yung ikot. Mahina nang ikot ng fan motor kaya nag-iilo yung unit. So, yun lang mga kabusing. Yun lang mga kabusing. Sana po magbibigay araw to sa inyo. Pag may mga aircon kayong ganito. Kasi itong, mga aircon, itong aircon na ito mga kabusing, bago pa lang to. Ayan, kung nakikita niyo yung copier, napakalinis pa. So, ang refrigerant ka pala nito, 410E, yung bagong labas na ngayon. So, ito lang mga kabusing, masabi ko sa inyo, kung may mga aircon kayong ganito, problema, pa-check nyo sa technician para malaman nyo kung ano yung sira talaga. So, ayan mga kabusing, sana po nagugustuhan nyo yung video namin. Pinakauna mga kabusing, huwag nyo kalimutan mag-share sa mga video namin at subscribe para lagi kayong may makikita ang mga video namin para labas ng mga video namin. Huwag nyo rin kalimutang pindutin yung notification bell button mga kabusing para lagi kayong may update sa mga bagong video namin. Sana po may nakukuha kayong idea sa mga video namin mga kabusing. Maraming salamat po sa lahat. God bless you po. Bye-bye.